mga YouTubers at sa lahat ng manonood sa YouTube at sa lahat ng mga bago pa lang nakakapanood sa YouTube. Welcome to my YouTube channel! At dahil first vlog ko ito, kinakongratulate kita kasi ikaw ang kauna-unahang makakapanood sa vlog kong ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng lakas ng loob at wisdom upang gumawa ng video kasi first time ko pong mag-vlog. Ano nga po ba talaga ang vlog na ito? Para saan po ba ang video ito? At ano po ba ang mapapala nyo sa panonood ng vlog kong ito? Well, bago po lahat, pinapakilala ko po ang sarili ko. Ako po si Ronald Tolentino. Isa po akong mangyan. Opo, mangyan po. Kasi kasabihan na po yun na basta taga Mindoro ay mangyan. Pero hindi naman po ako literal na mangyan. Ako po ay taga Mindoro. Pero hindi ko po kinakahiya na tawagin ako mangyan at hindi ko po kinakahiya na ako'y taga Mindoro. Pinagmamalaki ko po na ako'y taga Mindoro, isang tao na nagmula sa mga lahi ng mangyan. Kasi isa po sa pinakamabait na nakilala ko sa tao sa buong mundo ay ang mga tribo ng mga kapatid nating mangyan. Kaya po, okay lang sa akin, tawagin ako mangyan. Kung napapansin nyo po na medyo may pagka-batanggay nyo po ang aking punto, ay kasi po ako po ay matagal na tumira sa Batangas. Actually, doon na po ako nakatira pag ako po ay nasa Pinas. Actually, nandito po ako ngayon sa bansang Kuwait. Isa po akong skilled worker dito sa Kuwait. So, pag nasa Pinas po ako, sa Batangas po ako umuwi, pumapasyal na lang po ako sa bayan kong Sinilangan sa Mindoro. So, ngayon, para saan po ba talaga ang video ito? Well, ang video po ito ay tungkol sa skill. Bibigyan ko lang po kayo ng kaunting kaalaman about skill. Ano nga po ba ang skill at ano po ba ang mga uri ng skill at sino-sino ang mga tao tinatawag na skill? Well, ano nga po ba ang skill? Skill, yes, skill po. Ang skill po ay ang abilidad ng isang tao na gawin ng isang bagay, serbisyo o isang specific na trabaho na may kahusayan. Ibig pong sabihin, eksperto siya sa isang bagay na yon. Ibig sabihin, madali niya lang nagagawa ang isang trabaho o isang bagay na gusto niyang gawin. Eksperto siya doon marahil ito ay pinaglaanan niya ng pag-aaral, ng panahon, ng pera, at ng mahabang oras upang matutunan ang skill na ito. Meron pong tao na hindi lang isa ang skill. Meron pong multi-skill tinatawag. Meron pong maraming skill. Pero may isa po siya na pinakagusto niyang gawin. At ito po siguro yun naman tinatawag na passion. Baka po malito kayo kung ano yung passion at skill. Ang passion naman po, ito yung isang bagay na palagi mong ginagawa, na gusto mong gawin kahit masayang ang oras mo. O hindi naman po sa masayang, kahit gawin mo ito sa mahabang oras pero gusto mong ginagawa, hindi mo mapapansin ang oras na lumilipas na kasi gusto mo itong gawin. Ang skill naman nga po, yung tulad na sinabi ko, yung mahusay ka, mabilis lang sa iyong gawin kasi mahusay ka na doon, eksperto ka na. So yun po yung pagkakaiba ng skill sa passion. Well, hindi po yun ang topic natin, ang passion, kundi ang skill po. So alam mo na po ang kahulugan ng skills. So, alam nyo po ba na may dalawa pang uri ng skills? Ano-ano po itong mga uri ng skills na ito? Ang dalawang uri po ng skills ay ang tinatawag na hard skills at soft skills. So, ano po ang ibig sabihin ng mga skills na ito? Ang hard skills po, ito po yung mga skills na napag-aaralan o natututunan. Maaari po mula sa isang universidad, paaralan, o sa mga training schools na pinag-attendan nyo at na mula naman sa mga libro na tinuturo ng mga instructor o mga teacher o mga professor. Maaari rin pong ang hard skill ay natutunan nyo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nyo dahil ito ang assignment o yung position na binigay sa inyo
So, sa katagalan ng panahon, ito ay inyong makakasanayan at magiging skill nyo na o magiging eksperto na kayo dito. So, yun ang tinatawag na hard skills. Ang pangalawa naman pong uri ng skills ay ang soft skills. Ano naman po ang soft skills? Ang soft skills po ay ito yung kung paano ka makikipag-interact o kung paano mo i-relate yung sarili mo sa ibang tao, lalo na yung sa mga kasama mo sa trabaho o sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ibig sabihin, ang soft skills ay ito yung kung paano mo hinahandle yung sarili mo sa pakikipag-interact sa ibang tao o kung paano ka makisama sa ibang tao. Ito po yung interpersonal mong kakayahan sa pakikisama sa ibang tao. Ito rin po ay tumatalakay sa tungkol sa flexibility sa mga bagay na iniatang sa iyo ng bawa ng boss mo o kung sino mang superior mo o kung sino mang taong pinagtatrabahuhan mo o kumpanya. Kasama rin po dito yung time management o yung kakayahan mong paghati-hatiin yung oras mo sa mga bagay na binigay sa'yo, sa mga assignment na binigay sa'yo bilang isang member ng leader. Kung ikaw naman ay isang team leader, ito naman yung kakayahan mo na mamuno sa isang grupo o isang team kung paano mo ihahandle ang iyong mga tao, kung paano mo sila mapapasunod upang mayroon kayo, magkaroon kayo ng isang teamwork. Ibig sabihin, ito ay teamwork at leadership. So, sa akin pong sariling pagkaunawa, ang hard skills po at soft skills ay dapat po laging magkasama. At kung meron ka naman ng mga katangian ng mga skills na ito, maaari kang i-hire ng mga company na nangangailangan ng mga servisyo mo o yung mga kakayahan mo. So, kapag nakapagtrabaho ka naman ngayon at tatanggap ka sa mga kumpanya, depende sa kung anong skill meron ka. So, isa ka ng matatawag na skilled worker. So, ano naman po yung skilled worker? So, yan po naman ay aking tatalakayin o aking bibigyan po kayo ng mga ilang kaalaman tungkol sa kung ano yung skilled worker at kung sino-sino naman yung mga skilled workers. Dahil about skills at sa about skill, ang mga vlog kong ito, yung siguro yung mga susunod kong vlog, katawagin ko na lang po kayong mga ka-skilled. Dahil obviously, kita nyo naman sa name pa lang ng aking YouTube channel, Skilled One TV, ibig sabihin, ito pong mga video ko o mga vlog ko ay gagawin ko po para sa mga skilled o skilled workers. So, mga ka-skilled worker, kung ano man po ang mga comments nyo tungkol sa mga pinagkasabi ko ngayon, kung may natutunan man kayo o anuman, o wala, o may mga negative o positive comments man po kayo, o kung meron man po yung mga pwedeng idagdag na hindi ko nasabi, o may mga mali akong nasabi na conflict sa inyong kaalaman, pwede nyo pong i-comment below at sasagutin ko po ko yan. Babasahin ko po isa-isa at sasagutin ko po, mag-reply po ako sa inyo. At humingi po ako ng una-una, disclaimer na po, pasensya ko, ako po ay hindi po ganun ka-clear magsabi o magkwento tungkol sa mga tinalakay ko ngayon. Kasi actually, nag-research lang po ako at hindi naman po talaga ako isang teacher o anuman, o professor o anuman, wala po. Sariling research ko lang po ito at depende po sa pagkaunawa ko, sinasabi ko po sa inyo kung ano yung mga naunawaan ko tungkol sa topic. So, pasensya na po sa mga medyo nalalabuan. At kung meron man po kayong gustong idagdag o nga hindi ko nasabi, pa-comment na lang po below. So, God bless po mga ka-skilled. At keep safe po lagi. At mag-iingat kayo lagi.